Tuklasin at alamin ang mga nangyayari sa ating paligid, halika't ating alamin. Ang video na ito ay based lamang sa aking nalikom na kaalaman, at sariling pananaliksik tungkol sa topic na inyong mapapanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at paki-hit na din ang bell icon, para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Namumuno ang mga magagaling at makapangyarihang mga pinuno sa magagandang bansa. Ang mga pinunong ito ay hindi lamang may epekto sa mga lokal na patakaran, ngunit maaari rin silang magkaroon ng impluensya sa buong mundo para sa kapakanan ng kanilang mga bansa. Kahit na ang ilan sa kanilang mga pamamaraan ng pamumuno ay pinagtatalunan at labag sa konbensyon, ang kanilang lakas at impluensya sa loob at labas ay hindi maaaring maliitin. Heto ang top 8 most powerful presidents in the world na iyong ikamamangha. Kung ikaw ay interesado, halika't ating talakayin. Number 8. Ali Hosseini Khamenei. Si Sayyid Ali Hosseini Khamenei ay ang Marjo na nagsilbi bilang Supreme Leader ng Iran mula noong 1989. Pinamunuan niya ang Iran bilang Pangulo mula 1981 hanggang 1989. Ang pangalawang pinakamatagal na nagsisilbing pinuno ng Estado ng Middle East at ang pangalawang pinakamatagal na pinuno ng Iran, makalipas ang ikadalawampung siglo, mula ng maluklok sa kapangyarihan, sinikap ni Khamenei na gawing nuklear na Estado ang Iran at pinanatili ang matinding pagkamuhi sa Estados Unidos. Si Khamenei ay itinuturing na pinakamakapangyarihang politiko ng kanyang bansa. Sa kanyang kapasidad bilang kataas-taasang pinuno, mayroon siyang awtoridad na maglabas ng mga dekreto at gumawa ng mga pangwakas na paghatol sa mga pangunahing patakaran ng pamahalaan ng Iran sa iba't ibang lugar, kabilang ang ekonomiya, kapaligiran, at patakarang panlabas. Number 7. Emmanuel Macron. Si Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron na nanalo sa halalan noong 2017 na may 66.1% ng boto, ay nanunungkulan bilang pinakabatang presidente ng France sa edad na 39. Bago manungkulan, nagtrabaho si Macron para sa gobyerno ni Pangulong François Hollande bilang representante ng pangkalahatang kalihim ng Pangulo. Inalok ni Macron ang France bilang isang second homeland sa mga siyentipiko sa klima sa pagsisikap na gawing mahusay ang ating planeta, pagkatapos ipahayag ni Trump na aalis ang Estados Unidos sa kasunduan sa klima ng Paris. Nagbigay siya ng 18 climate scientists, 13 sa kanila ay dati nang nakatalaga sa United States, nang mayroong pangmatagalang pondo sa pananaliksik noong Disyembre taong 2017 para makalipat sila sa France at ipagpatuloy ang kanilang trabaho doon. Sa kabila ng kanyang edad, tumaas ang katayuan ni Macron bilang isang pandaigdigang pinuno mula noong kanyang halalan. Number 6. Narendra Modi. Ang India, ang pinakamalaking demokrasya sa buong mundo, ay nagkaroon ng Narendra Modi bilang punong ministro nito mula noong 2014. Ang administrasyong Modi sa India ay nagtrabaho upang bawasan ang paggasta sa mga programa sa kapakanan ng lipunan at pangangalagang pangkalusugan, habang pinalalakas ang dayuhang direktang pamumuhunan. Number 5. Mohammed bin Salman Al Saud. Bagamat ang kanyang ama ay Saudi monarch pa rin, si Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ang kasalukuyang namumuno ng bansa at walang alinlangang malawak ang kontrol. Siya ang tagapangulo ng Councils for Political and Security Affairs, Economic and Development Affairs, at Economic and Development Affairs. Siya ang pinakabatang ministro ng depensa sa panahon ng kanyang pagkakahirang. Gaya ng tinutukoy na informal bilang MBS, siya ang naging puwersang nagtutulak sa likod ng ilang kapansin-pansing mga reforma na tumutuon sa mga pagsulong sa lipunan, kultura, at ekonomiya. Bilang bahagi ng kanyang Vision 2030 na inisyatibo, na naglalayong pag-iba-ibahin ang ekonomiya ng Saudi sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa mga industriya maliban sa langis, tulad ng teknolohiya at turismo, inihayag niya ang mga plano noong 2016 na palutangin ang pagbabahagi ng kumpanya ng langis ng Saudi Aramco sa stock market. Tungkol naman sa katiwalian, pinangasiwaan ng MBS ang isang kontra-korupsyon na pagsisikap noong 2017 na nagresulta sa pag-aresto sa maraming makapangyarihang politiko sa Saudi at ang pagbibigay nila ng kanilang kayamanan. Ang taunang listahan ng Forbes ng mga bilyonaryo sa mundo ay na-update upang alisin ang 10 bilyonaryo ng Saudi.
kasama sa iba pang mga pag-unlad ang pagtanggal ng pagbabawal laban sa mga babaeng tsuper at batas na pagbabawal sa awtoridad ng relihiyosong pulisya. Bukod pa rito, sa panahon ng kanyang pamumuno, pinahintulutan ng mga babaeng Saudi na makapasok sa mga lugar ng palakasan at nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga babaeng nagtatrabaho. Ang mga pag-unlad na ito ay minarkahan ang unang babaeng mang-aawit na gumanap sa publiko sa Saudi Arabia. Nagtatag din siya ng electronic visa system na nagpapasimple para sa mga dayuhan na makakuha ng mga visa online upang makabiyahe sa bansa para sa mga kaganapan at festival. Bago tayo magpatuloy, kung gusto niyo ng mga ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na din ang bell icon para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat mga kababayan. Halika't magpatuloy na tayo. Number 4. Angela Dorothea. Si Angela Dorothea Merkel ay isinilang sa Hamburg, Germany, noong 17 ng Hulyo taong 1954. Siya ay anak ng isang ministrong Lutheran at isang guro. Napili siya bilang unang babaeng chancellor ng Germany noong 2005, at naglingkod siya hanggang December 2021. Matapos pamunuan ng Germany sa pamamagitan ng krisis sa pananalapi nito at bumalik sa pagpapalawak, patuloy na naging de facto leader ng Europe si Merkel, na namamahala sa pinakamalaking ekonomiya ng kontinente. Ang kanyang pamumuno ay tinukoy sa pamamagitan ng kanyang matigas na paninindigan, mula sa paghamon kay Donald Trump hanggang sa pagpayag sa higit sa 1 milyong Syrian migrante sa Germany. Sa kabila ng mga hamon sa kanyang awtoridad, nanguna si Merkel sa listahan ng Forbes ng pinakamakapangyarihang kababaihan sa mundo sa 12th beses. Number 3. Kim Jong-un. Si Kim Jong-un ay nagsilbi bilang Supreme Leader ng North Korea mula noong 2011 at ang Workers' Party of Korea's chairman mula noong 2012. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama noong huling bahagi ng 2010, si Kim Jong-un ay itinuturing na maliwanag na tagapagmana ng trono ng bansa at nagkaroon ng dating tinawag na Great Successor ng North Korean State Television. Kasalukuyang hawak ni Kim ang mga posisyon ng Supreme Commander ng Armed Forces ng Democratic People's Republic of Korea, Chairman ng Workers' Party of Korea, Chairman ng Central Military Commission, at Chairman ng State Affairs Commission. Si Kim Jong-un ay kilala sa kanyang brutal na estilo ng pamumuno. Noong 12 ng Disyembre taong 2013, pinatay niya ang kanyang tiyuhin na si Jang Song-taek para sa pagtataksil, at higit sa lahat ay iniisip na noong Pebrero taong 2017, pinatay niya ang kanyang kapatid sa ama na si Kim Jong-nam sa Malaysia. Number 2. Xi Jinping. Si Xi Jinping ang kasalukuyang pangulo ng China. Siya ay parehong chairman ng Central Military Commission at pangkalahatang kalihim ng Communist Party of China, CPC-CMC. Hawak ni Xi Jinping ang posisyon ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa China mula noong 2012. Kinawaran siya ng titulong Leadership Corps ng CPC noong 2016, kasama sina Mao Zedong, Deng Xiaoping, at Jiang Zemin bilang pang-apat na tatanggap. Kasunod ng kanyang pagkahalal bilang PRC President, si Xi Jinping ay nagpatupad ng mga patakaran upang itaguyod ang disiplina ng partido at panloob na pagkakaisa. Ang kanyang malawak na kampanya laban sa katiwalian ay nagresulta sa pagpapatalsik sa ilang mga pinuno ng Partido Komunista. Sa kabila ng pagkakasangkot ng partido sa mga iskandalo, si Xi ay kilala at iginagalang sa pagpapanatili ng kanyang integridad. Si Xi, ang kataas-taasang pinuno ng CPC, ay palaging nagtatrabaho upang mapabuti ang bansa at ang mga mamamayan nito. Ang kanyang mga aksyon ay hinihimok ng isang pangitain na kailangan niyang gawing superpower ang China. Binatikos siya ng mga political analyst na binansagan si Xi Jinping bilang diktador sa pagpapawalang bisa ng limitasyon sa termino ng presidente ng PRC, na pinagtibay noong 2018 kasama ng ilang iba pang mga pagbabago sa konstitusyon. Noong 2020, tinawag siya ng Forbes magazine na ang pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang tao sa mundo. Number 1. Vladimir Putin. Si Vladimir Putin ay isang politiko at isang dating intelligence agent ng KGB. Siya ang kasalukuyang presidente ng Russia. Mula noong 1999, si Putin ay nagsilbi bilang pangulo, punong ministro, o kumikilos na pangulo ng Russian Federation.
Noong Mayo taong 2018, nanalo siya sa halalan sa kanyang ika-apat at kasalukuyang termino ng pagkapangulo. Sa mga tuntunin ng paghawak ng isa sa pinakamakapangyarihang mga pampublikong tanggapan sa mundo, si Putin ay matagal nang itinuturing na kapantay ng Pangulo ng Estados Unidos. Agresibo niyang itinaguyod ang political agenda ng Russia sa buong mundo. Si Putin ay isang napakalakas na pangulo at kinatatakutan ng maraming bansa sa buong mundo. Si Edward Snowden, na hinahabol ng US para sa paglabas ng lihim na impormasyon mula sa National Security Agency, ay binigyan ng asylum ni Putin, na nagsilbing paalala kung gaano kairita si Putin sa US. Matapos ang panalo ni Trump noong Nobyembre taong 2016, ang mga hakat posibleng pakikipagtulungan ng Russia ng kanyang campaign team ay nakakuha ng higit na atensyon. Ang conclusion na naabot ng mga serbisyo ng intelligence ng US ay nagbigay si Putin ng go-ahead para sa isang kampanya upang hawakan ang halalan at pahinain ang pananampalataya sa mga demokratikong sistema ng Amerika. Si Putin ay responsable din sa pambobomba sa ISIS. Ikaw, sino ang pinakamakapangyarihang presidente sa buong mundo ang iyong hinahangaan?